Welcome to my channel. Hi guys, welcome back to my channel. Good evening po sa inyong lahat. So, gabi na po dito sa Nepal, 10 o'clock and ready to sleep na kami. So, ngayon guys ay sobrang pagod kasi ngayon ay ang dami namin bisita. So, Monday dito sa Nepal and Monday and lahat ng kahapon ay pumunta kami sa temple. Tapos ngayon naman ay nag-invite sila ng mga kamag-anak. So, ayan guys, sobrang busy namin and mula umaga hanggang ngayon. Katatapos lang namin kumain din, 10 o'clock and then katatapos lang din namin maglinis ng mga pinaglutuan namin. So, ayan, sobrang pagod guys. And, yun nga palang video ko na ito guys ay kung napansin nyo yung mayroon dyan na ayan yung klase ng kanilang pagpupuja guys and then mayroon silang may itik dyan so yan yung iaalay nila
doon sa God. So, kakatayin yung itik, pupugutan ng ulo. Hindi ko na i-video kasi, syempre, minsan takot tayo na manood ng maganyan. Kahit ako, hindi ako nakakapanood ng maganyan na yung pinupugutan ba ng ulo na natatakot ako. So, ayan, yun yung inalay nila. And then, of course, kainan na. So, yun nga lang guys, umulan siya. Sobrang lakas ng ulan. Kaya, sana sa labas kami kakain. Pero nung umulan na, ay doon na lang kami nagtiis sa isang maliit na bahay-bahay doon na may bubong. So, doon kami kumain guys, kahit siksikan kami kasi wala na kaming ibang mapupuntahan. And gutom na rin kami kasi nga hindi kami nag-almusal, diba? So, anong oras na kami natapos magpuja? So, mga 2 o'clock, 3 o'clock, ganon. And, ano pa ba? So, ayan nga guys, doon na lang kami kumain kahit nasiksikan kami. And, ang tagal din bago natapos yung ulan. So, habang umuulan, ayan, kumakain kami. And, ayan pala guys, i-add ko lang yung kahapon na paliwanag ko sa inyo about sa temple na iyon. So, yung temple na yun, guys, ay exclusive lang sa isang angkan. So, halimbawa kami, Kakshapati family kami. So, buong Kakshapati lang yung pwedeng pumunta doon sa temple na iyon. Ang sabi ng hipag ko ay yun daw ay pinagawa pa ng mga ninuno nila. Ninuno ng mga ninuno. So, kaya isang angkan lang yung pwedeng pumunta. And, hindi ka basta-basta makakapunta doon, guys. So, kailangan mo para magpaalam sa pinaka yung namamahala doon ba na pupunta ka doon. Kaya hindi lahat ng mga ano ay nakakapunta doon. Kailangan pa ng permit. And kami nga kahapon ay ayan nakapunta kami doon kasi pinayagan na kami na pumunta. So chance na nila yon na makapunta din sa temple. Pero wala ka namang ibang makikita guys sa temple. Ano lang, yung sinasamba lang nila ng mga bato-bato na pinakanggad nila, yun lang. Wala namang ibang kamangha-mangha na makikita ka doon. Hindi ko alam kung bakit napaka-strict talaga ng temple na yun, guys. Bawal yung magkasamang magpuja, yung lalaki at babae. So, basta napaka-strict niya. And then, wala namang iba doon na makikita. So, sagrado talaga yung lugar na yun. And, ayan, ngayon guys, ay sobrang busy talaga. Ang pumunta dito guys, ay yung kamag-anak ng father-in-law ko. So, lahat ng kamag-anak, kapatid niya, hipag niya, so lahat sila nandito. And ayan, tapos na kami magpakain. Yung ginawa namin guys ay dalawahan na yun. So, pakain namin nung paglipat namin sa bahay. And then, pakain din namin nung yung mga bata. So, mag-ceremony yung mga bata. Yung mga bata pala guys, lagi kong binabanggit sa inyo na magpakasal na sila. So, kung napanood niyo yung mga video ko before na nagpakasal sila guys, pero hindi sila nagpakasal sa lalaki. Sa prutas sila nagpakasal guys. So, yun yung pinaka isang kultura dito ng mga Niwari. So, kami guys, yung pamilya namin ay belong sa Niwar. So, Niwari po sila. And, ang Niwari guys ay may kakaiba talaga silang mga kultura na sinusunod. Hindi kagaya ng mga ibang caste na ano, yung kultura nila, kakaiba talaga sila. So, ayan nga, kagaya ng pagpapawedding ng mga bata sa prutas. Ang next na wedding nila, guys, ay sa araw. So, yung sa araw, guys, ay parang 10 days yata silang kailangan na hindi sikatan ng araw. Yung hindi sila lalabas ng bahay and lagi silang nakatalukbong. So, ayan, abangan natin yan kung kailan yun gaganapin. And so, ayan lang guys yung ating video and matutulog na kami ni Rachel kasi pagod ako. At least nakaraos na rin, diba? So, ang next na bibisita naman siguro ay yung side naman ng mother-in-law ko. And then after nun, hindi ko alam side ng mother-in-law ko or side ng hipag ko kasi pumibisita din sila dito. Yung ang kulang na lang is yung side ko na bumisita. So, ayan.
Pero walang bibisita sa akin kasi malayo. Mahal yung pamasahe. So ayan guys, yan lang po yung ating video for today. Thank you so much for watching. Shout out po sa inyong lahat. And subscribe. See you on my next vlog. Subscribe to our channel. Bye bye. Si Rachel, pag nag-outro na ako, lumalabas siya. Say bye bye. Bye. I love you all. Love you all. Bye bye guys.